Hi guys, maligayang pagbabalik po dito sa channel natin. So sa mga bago pa lang dito sa channel ko, nag-upload po ako ng mga bonsai materials. Tapos nag-upload din ako ng mga vintage, antique o mga lumang gamit noong unang panahon. Kung bakit naibahagi ko sa inyo ang videong ito, para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mayroon man kayo dyan sa mga bahay nyo. Yung mga nakikita nyo dito sa screen ay ilan lamang sa mga paborito kong mga koleksyon dito sa bahay. Ang isang lumang gamit o antique ay tinatawag namin na vintage o antique. So kapag ang isang item o isang bagay ay lagpas na ng 20 years, ay matatawag na natin na vintage. Kapag ito ay lagpas na ng 100 years, ay matatawag na natin na antique o antigo. Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hard to find at isang rare item. So, para yung sa akin na para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mayroon man kayo dyan sa mga bahay nyo, may idea kayo kung paano magbinta sa isang kolektor o nangungulikta sa mga ganitong mga bagay. Mamaya, sishare ko po sa inyo yan pagkatapos nating magbigay linaw sa hard to find or rare item. So, halos similarity lang yung dalawa. So, unahin natin yung hard to find. So, bakit tinatawag namin na hard to find ang isang item? Yung hard to find at rare item, yan ang isa sa mga pinagbabasihan namin kapag bumili kami ng mga antique. Yung hard to find, tinatawag namin hard to find dahil hindi po siya iilan lang po yung mga nabibili namin o nagbibinta sa ganyang item. So ibig sabihin, maliban sa matagal na siyang ginawa, ay kukunti na lang yung nag-survive mula sa kumpanya kung saan siya ginawa. So iilan na lang yung nakabili ng mga kolektor, o yung ibang kolektor ay hindi pa nakabili sa ganong item. So mahirap po siyang hanapin, iilan lang yung nagbibinta, iilan lang po yung naka-hunting o naka-hunt sa ganong item. So tinatawag namin na hard to find. So dito naman tayo sa rare item. So kapag tinatawag namin na rare item, ay ang ibig sabihin dyan ay gawa po siya ng isang kilalang kumpanya noon. Tapos mismo yung kumpanya ay nagbigay na ng quantity kung ilan lang yung ginawa nila sa mga taon na yon. So yan ang tinatawag namin na rare. Halimbawa, gumagawa lang po sila sa item na yan na nasa 150 pieces. Sa tagal ng panahon, iilan lang pong nakasurvive dyan sa ngayon present. So iilan lang po yung mga kolektor na nakahawak sa ganyang item. Kaya sobrang tumataas po ang presyo sa mga item na yan. Dapat talaga confirm yung item sa kumpanya na yun lang ang ginagawa nila sa mga taon na yun na naka-circulate. Dalawa po kasi klase yung rare item. May rare item kasi na ginagawa nila sa halimbawa yung mga celebration nila. Pag 60 years ng company o 80 years, 100 years, gumagawa po sila ng item nila. Pero hindi po natin sila matatawag na circulated. So tinatawag po sila na commemorative. So hindi po siya binibinta sa market o sa tindahan. Yung mga malalaking tindahan, doon lang sila nagbibigay yung iba minsan sa mga employer nila. So mga commemorative lang na item. Ang magandang rare na mas hinahanap ng mga kolektor, karamihan, based sa aking pag-obserba sa online, ay yung circulated na kunti lang yung nilabas, tapos iilan lang yung nag-survive sa mga item, iilan lang yung nakahawak na kolektor. Doon kasi nagbibid yung presyo eh. Doon tumataas ng husto. Yung maganda at hinahabol ng mga kolektor dito, yung kanyang history. Ito po yung kauna-unahan na plansa di uling dito sa Pilipinas. Sa atin na ginagamit ng ating mga lolo at lola noon. So gawa po siya sa brass. Ginawa po siya noong 1860. Kung di ako nagkakamali. So sa original po niya, may handle po siya dito na kahoy.
para di masyadong dikit yung kamay natin habang nagpa-plansya po tayo. Dahil may apoy po dito na nilalagay. So ito yung ginagamit nila. So gawa po siya sa brass. Dalawa po yung sa akin dito na koleksyon ko. Tapos yung mga bote, ito yung mga bote na mga gusto ko. Ito yung bote ng Royal noon, gawa ng San Miguel Beer. So may emboss lang po siya na SM, malaki dyan. So ilan na po yung nakasurvive ito? Ginawa to ng mga 1930s. Tatlo po ito mga nasa 1930s. Tapos ito yung Pleaser, marka Restrada. Okay. Tapos sa baba may Pleaser. Nakaukit. Naka-emboss talaga yung Pleaser. Tapos ito yung Tansan. Tansan yung marka. Halos 1930s din ginawa ito. Tapos ito yung pinakagusto ko sa SAL. O naka-print talaga yung mismong pangalan ng ano, ng buti at sa at ng kanyang kumpanya kung saan siya ginawa. Ito yung Malayan Beverages. So may naka-drawing pa na barko diyan sa kanyang harap. Napakaganda po ng buti, napaka-detalyado yung pagkaukit niya, tapos sa napakatibay at kapal ng isang buti na ito. So gawa po siya sa Quezon City. Ginawa po siya sa Quezon City ang buti na ito. So yung presyo nito ngayon nasa mga 5k to 6k, depende na sa magbibinta o sa isang kolektor. So siguro dito na magtatapos yung video natin, at maraming salamat sa walang sawang yung suporta. Thank you so much for watching. Goodbye.